Hello, magandang araw sa inyong lahat. So our topic for today is classification of soil. Ito yung ating chapter 2 na. So classification of soil, meaning to say, we are classifying our soil sample. So madaming way para i-classify natin ang ating soil sample. So at may iba't ibang way at standard na sinusunod. So tatlo yung ating sinusunod pwedeng gamitin sa pagka-classify ng mga soil, ano. So yung uno is USDA, pangalawa is USDS, and patatlo is yung AASHTO. So paano ba i-classify ang soil muna? So saan muna ang pinakaugat niya? So ang pinaka main ugat niya o pinagmumulan niya is ang yung ating sieve analysis. Okay, sieve analysis and yung mga liquid limit and plasticity index. Okay? Doon 'yan nagmumula, ano? So, pag alam natin yung analysis ng ating soil, yung sieve analysis, particle size analysis and yung ating mga plasticity index and yung ating liquid limit, ay maka-classify natin yung ating soil sa pamamagitan ng tatlong sinabi ko kanina, USDA, USDS, and AASHTO. So, unahin muna natin, paano ba nangyayari ang sieve analysis na yan? So, ito yung figure. So, pag sinabing sieve, ay from our previous discussion dun sa mga equipment, ano? So, yung sieve na yan, may soil sample tayo. Diyan sinasala natin, ano? And may different sizes yan, ano? And kapag ka naglagay tayo ng soil sample dito, so ang tendency nung buhangi, aggregates natin or soil sample is pumunta dito pababa, ano? And bawat sieve na yan may maiiwan. Okay? May percent passing or accumulated weight, okay, yung mass retained. And syempre kung may mass retained, meron diyang percentage finer, ano, percent finer or in other words yung percent na lumusot dun sa bawat sieve, ano. Like dito sa unang sieve natira itong malalaking bato o gravel na, ano. Pangalawa, oy, medyo lumiit-liit, and then patatlo mas maliit, and ito na mas finer na siya. And dun sa last sieve, usually sieve number 200, no, ito yung mas finer na siya. And then yung pan dun yung pinaka huli, ano, yan yung pinaka pino. Okay, yan, ganyan yung nangyayari. So pag alam natin yung percent finer in every sieve na yan, so ma-analyze na natin yung ating soil, ano, and pwede nating gamitin yon sa pagka-classify ng ating soil, ano. So another figure is yan. So may mga certain sizes yung ating ano diyan, yung butas baga o diameter ng butas ng ating sieve. Okay, like dito sa first sieve natin, 1/2 inch, ano, 1/2 inch, and ito 3 inch. Okay, and sa sieve number 4, so 0.07 po yata yan, I think, ano. So may certain sizes yan na nakalagay dyan hanggang papino ng pampino. Okay, yan. O sieve number 200, itong pinakahuli, ito yung pinakapino na. Okay, yan. So ilan yan, ilang sieve yan, and pinakahuli natin is again yung pan. Yan yung pinakapinong-pino na yun yung percent na kung saan ay lumusot dito sa ating sieve number 200. Kaya may percent finer diyan sa sieve number 200 niyan, which is ito over yung total. Okay, yan. So classification of soil, chapter 2, ito siya. So textural classification. So kina-classify natin yung soil textural, ano.
In this classification system, the soils are named after their principal components such as sandy clay, silty clay, silty loam, and so on. So, napakadaming classification. Okay? Makikita nyo yan mamaya sa table. Ano? So, there are number of classification systems. Okay, gaya na sabi ko kanina, madaming system tayo, ano, na pwedeng gamitin. And developed by different organizations. Okay. So, shown below is the one developed by the, ito yung una sinasabi ko, by USDA or US Department of Agriculture. Ganito yung pag ka-classify nila, ano. So, diba, pinakita ko kanina yung sa SHIB analysis, ano. So yun daw 2 mm 2.05 mm in diameter, okay, may certain SHIB number doon, ano, kung saan yung 2 mm and 0.05 mm in diameter. So kapag ganun yung size niya, ang tawag doon is sand size. Okay? And 0.05 to 0.002 mm in diameter, silt size, okay, as you can see. And the third one is smaller than 0.002 mm in diameter, is clay size, okay. So ito yung USDA, so ganyan yun, ganito siya ina-analyze, ano? May triangle dyan, and itong rate na ito is percent of clay. Okay. Gaano ba kadami yung clay dun sa sample natin? Halimbawa, 1/3 nung sample natin is clay. So, 33%. 33.333 ganyan. Okay. And dito naman, halimbawa, ay example is percentage of silt is 25%. Yun. So, and dito naman sa baba is the percent of sand. Okay, gaano ba kadami yung sand dun sa ating soil sample? Okay, sa problem naman, may ibibigay naman yan, gigiven yan, or kung hindi, ay may way para makuha. So, yung bahagdan dyan, ito percent of clay, halimbawa 20%. So, ito yon 20%. Okay, and yung percentage of silt naman ay halimbawa is 30%, ito. Okay, and the percent of sand naman is halimbawa ay 40% din. Okay, halimbawa lang yun. 30, sige. Okay, halimbawa lang ano. So, halimbawa ay mayroon pang gravel dyan, ano, gravel. So, hindi kasama yon, ano. So, 30% silt, so 20% clay, and 40% of sand. Yun siya, ano. And the remaining, yung 70, di ba, 70 plus 20 is 90. Remaining 10% is gravel, ano. Gravel, so hindi kasama dyan sa graph na yan, ano. Yan, kung i-coconnect natin yan, Kukonek natin yan. Okay, diretso. And ito naman, diretso. And ito, diretso. So, yung point of intersection ay yun yung ating classification of soil based on the USDA Triangular Textural Classification Chart. Okay, so loam pala ang tawag doon, ano, loam. So ganun lang, ano, ganun lang yung USDA natin. So alamin lang yung percent of silt, clay, and sand. And then pag nalaman, kung nalaman yung percentage, i-mark lang, ano, mark. And then yung i-graph nyo, di ba, ito nakikita nyo yung maliliit na yan. Yung maliliit na guhit na yan. Dapat parallel dyan yung ating pagguhit ng line, ano, dapat parallel dyan. Okay, kung halimbawa din ito mapat 25, so parallel dito. Okay, halimbawa dito ay 55 sa gitna, so parallel pa din. Tapos halimbawa dito ay 15, so parallel pa din.
Yun. So, siltilong yung classification of soil. Yun ay kapag USDA. Okay, USDA. So paano malalaman yung percentage of clay na yan? So, ito nga. Yung nasa taas. So, sand size. Ay, kukunin muna natin yung sand size. Ano? 2 to 0.005 mm. Gano'ng kadami yan? Yung silt size, 0.05 to 0.002 mm. Gano'ng kadami yan? And yung smaller than 0.002, yan yung ating clay size. So, mamaya sa ating problem, ay ipapakita natin ang mas maliwanag yan. Ano? Yan. So, ito yung example sa book. So, example is if the clay is 35%, the sand is 40%, and the sand clay loam is 20%. So, merong ano dito, no? May error, ano? So, yung percentage of clay daw is 35%. So, tama. Ito yon. Yan yung linyang yan. And then yung sand, ito sa baba, is 40%. 40%, ano, yun yung sand. So, kung makikita nyo, ang sand ay dapat dito. So, 0, 10, 20, 30, 40. 40 ito. So, dapat ay hindi dito. Tama, hindi siya diyan. Kasi nakalagay 40% sand eh. Okay, so dapat ay nandito. Okay. And 20%, so tandaan, nandito ha. Mali ito, mali. Okay, so 40% sand. And 26%, I think, mali din ito. So, siguro nagkabaligtad, yung 40%, ito ay silt. So, hindi siya sand, ano? Okay? Silt. Silt siya. So, kung gagawin nating silt yung sand na yan, ay tatama, no? So, silt. So, pakipalitan to. Silt yan. So, the percentage of silt, okay, tama. Yun. And 26% remaining, yun, tumama na. Yun yung ating sand. Okay, then pag kinonect natin yung graph nung tatlo, so yung point of intersection niya, that is the soil classification. Okay, that is clay loam. Okay, tama. Yeah. So, meron lang mali. So, minsan ang purpose ng ating textbook reference ay magkaroon ng error para mas maunawaan natin. Ano? Alam natin na, uy, nagkakamali pala. And then by that, ay mas maunawaan natin at mas malalaman natin na may possibility pa lang magkamali sa mga ganung bagay, no? So, yan. So next is the another system, which is the Unified Soil Classification System or the USCS. So paano kina-classify diyan yung ating soil? So this system classifies soils into two broad categories. Okay? Una is coarse grain soil. Padalawa, fine grain soil. And ano ba yung coarse grain soils na yan? So, coarse grain soils that are gravelly and sandy in nature. So, itong coarse grain soil pala is pwedeng gravelly and sandy. Okay? In nature. With less than 50% to the number 50% passing, less than 50% passing through the number 200 sieve. Okay, so yung number 200 sieve, yung nakita nyo sa kanina, yun yung pinakababa, yun yung pinakapino. Okay, ngayon kung 50% doon is yung lumagpas doon is less than 50%, okay, ibig sabihin ay mababang kalahati. So, coarse grain soil yung tawag doon. Okay, coarse grain soil. So, the group symbols start with prefixes of either G or S. So, G for gravel, S for sand.
Okay, so meaning yung ating coarse grain soil is pwedeng gravelly and sandy. Okay, so mamaya makikita nyo doon sa ating chart ng USCS. The next category is the fine grain soil with 50% or more passing through the seed number 200. So, mas mataas ng kalahati yung lumagpas doon sa ating pinakapinong sieve. So, ibig sabihin, mas madami yung pino, kaya nga fine siya eh. Fine grained soil. So, we can consider that the soil sample is fine grained soil if the percent passing through the number 200 sieve is greater than or equal to 50%. Okay? So, the group symbol start with prefixes of M, which stands for inorganic silt, C for inorganic clay, and O for organic silts and clays. So, the symbol PT is used for peat, muck, and other highly organic soils. So, ito yung mga symbol. Ibig sabihin ng W is well graded, P poorly graded, L low plasticity, wherein the liquid limit is less than 50%, and high plasticity yung H, wherein the liquid limit is 50%. Okay? So, ito yung ating chart. Okay, chart. So, chart ito ng ano? Flow chart for the classification of coarse grain soil. So, sa classification pa lang, dito pa lang siya. Coarse grain soil. Okay, kapag less than 50% passing at sieve number 200 siya, no? So, naka-indicate naman sa baba. Ito yun, no? USCS. Okay, USCS. Okay, yan. So, dito yung start niya. So, yung ating coarse grain soil, either gravelly or sandy. Ika nga, no? So, kapag ang ating percent ng sand is less than gravel, okay? So, mas madami yung gravel natin. So, ibig sabihin, gravelly yung ating sample. Kapag naman mas madami yung sand kaysa dun sa gravel, is mas ma... dami yung sand. So, mas ano siya, belong to the sand. Okay? And, meron pang dapat i-consider para ma-classify natin. So, yung percent passing dun sa ating sieve number 200. Ayan o. Ayan. So, kapag pumasok dito sa gravel, so mas mataas ang gravel kaysa dun sa sand. So, may tatlo na natitingnan tayo. Kapag ang ating kapag less than percent passing, okay, less than 5% passing 200%, so dito siya papatak. Okay? Dito siya papatak. Pag naman less than 5 to 12%, ito siya, 5 to 12% passing. Okay, 5 to 12% yung passing, dito siya papatak. Dito natin i-analyze. Okay, and kapag naman 12%, greater than 12% ang lumusot dun sa sieve number 200. So, dito natin, ito yung babasahin natin, yung tatlong yan. Okay, so halimbawa, lumusot, 12% pass to sieve number 200 greater than, so dito tayo. Okay, so may tatlong pwedeng maging category siya, ML or ano ba to, palakihin natin, ML or MH, CL or CH, CL ML. Okay, so kapag ang ating kapag 15% sand, ayan, silty gravel, so pwedeng ganyan, ano? So, sieve number 200. So,
Dito tayo titingin sa percentage ng sand. 15% sand, less than silty gravel. 15, greater than or equal to 15% ay silty gravel with sand. Okay, kapag less than 15%, ito. So, clay gravel. Kapag greater than 15% and so on and so forth. Ito yung ating classification. Yan, yung mahabang yan. So, kung halimbawa naman, ay pumasok dito sa category na to. Okay, so less than 5% passing sieve number 200. Okay, so dalawa. Either dito or dito. Kaya lang, i-analyze natin yung alin, yung uniformity coefficient, yung CU. CU. Kapag greater than 4, greater than 4 yan, so pasok tayo dito sa line na to. So, dito tayo babasahin. Okay, then kukunin natin yung coefficient of curvature. Okay. So, ito yung condition. Dalawang pwedeng pasukan. So, kapag yung coefficient of curvature is less than, greater than or equal to 1, but less than or equal to 3. So, GW siya. GW. GW. Ayan o. GW. Okay. Kapag naman less than 1 or ang CC mo o coefficient of curvature mo is greater than 3. So, GP. GP. And then, we need to consider the sand, percent of sand. So, dun pa lang natin malalaman kung anong group name niya. Well-graded gravel ba? Well-graded gravel with sand? Poorly graded gravel, poorly graded gravel with sand. So, madami. No? So, madami. So, ito ay kapag coarse grain soil. Ano, less than 50% passing. So, ganun lang yung pagbabasa ng ating chart. Okay. Kailangan lang ay alamin natin yung coefficient of uniformity coefficient, coefficient of curvature, percent passing, the sieve number 200, and the percent of sand, ayun. Yun, kailangan lang natin i-consider yun. Ganito. So, ML. And, so, next, so, ito ay pinalaki lang. Kasi malabo, no? Yan. So, next naman, ay kapag yung ating sand, sample ay nasa fine grain soil. So, USCS pa din tayo. So, greater than or equal to 50% yung lumusot. Nag-pass doon sa sieve number 200. Okay. So, mas madami yung pino. So, ang babasehan natin na dapat malaman is yung ating, unang-una is yung ating liquid limit. Okay. Gigibin naman sa problem yan kung ano ba yung liquid limit ng ating soil sample, or kung hindi given, may ibang given para makuha yung liquid limit. Okay. Start. Kung ang liquid limit ng sample natin is less than 50, so tatlo ang pwedeng pasukan niya. Ito, ito, or ito. Okay. So, less than 50. Kapag greater than or equal to 50 naman, CH and MH ang pwedeng pasukan. Okay? Kung halimbawa, pumasok dito sa less than 50 ang liquid limit and 70%. 70% yung nag-pass, or greater than 70% yung nag-pass. So, ito siya. Sieve number 200. Okay? And dalawa pa yung pwedeng pasukan. Okay, para makuha yung ating group name. So, ito. Yan. Ito or ito. So, yun yung percent passing sieve number 200 pa rin. So, kapag greater than, okay, ito. Pag greater than or equal to 85% passing sieve number 200, so, ito siya, yung mahaba.
silty clay. Silty clay. Kapag naman yung ating percent passing sa sieve number 200 is 70 to 84%. Okay, ano yung kanyang ano? So dalawa, we have to consider pa din yung ating percentage of sand. Okay, kapag ang percentage of sand is greater than or equal to percentage of gravel, so silty clay with sand yun. Silty clay with sand. Okay. And kapag naman yung percent of sand is less than percent of gravel, so mas madami yung gravel kaysa dun sa sand, so silty clay with gravel naman siya. So ganun lang yung pagbabasa ng ating flow chart. And USCS yung standard. Okay. So ngayon ay yung flow chart na ito nung dalawa at saka itong isa ay pinagsama. Okay. Pinagsama. So ito 'yon. Yan, kung nakikita nyo 'yan. USCS pa din siya. Kaya lang itinable na niya parang pinaka-summary. Summary na nung ating yung dalawang flow chart. Ano kaya? Kapag pumasok dito, ito, you know, less than, more than 50% retained on number 200 size. So, coarse grain. Coarse grain soil siya. So, ngayon, pag less than naman, ito siya. 50% or more past number 200 ay fine grain soil siya. Okay. Pag less than, ay syempre, ay mas madami yung malalaki ang diameter. Kaya, pasok siya dito sa coarse grain. Okay? So, but pwede siyang maging gravels or sand. Sandy. Ano? Gravelly or sandy. Ayun o. Yung sunod na row. Ah, na column. Ano? Ayan. Okay? So, inano lang, sinummarize lang yung ating flowchart. So, pagbasa niyan is papunta doon. Papunta doon ang basa. Okay, magsimula tayo sa condition na to and then sunod ito. And then sunod to. Or ito, sunod to. Hanggang sa makuha natin yung ano ba, GM. So, ito siya. Okay. And classification of soil, basis of percentage of fines yan. Okay, so classification, typical names yun. So, yun yan, ano? So, kaya lang ay kailangan i-consider yung ating CU and CC. Okay? Yan. So, yung mga Atterberg limits natin. Okay, so, mamaya sa problem, makikita natin yan. Mas ma... ang solution, ano? May solving na. Okay. Okay, kapag naman yung percent passing is 50% or more dun sa ating sieve number 200. So, pag ganun pa din ang basa, no. Okay. And consider natin itong plasticity index and liquid limit. So, ano lang natin, ipa-plot lang natin. Aba, plasticity index is 30 and yung liquid limit is 40. So ito 'yon. So pasok doon sa CL. CL. Okay? Yan. So ito yung ating plasticity chart. So nandun ito doon sa ating USCS. Ito na din 'yon. Yan. Okay, plasticity chart. So yung U line, yan yung plasticity index is equals to 0.9 times the quantity of liquid limit minus 8. Yan namang A line, so yan yung plasticity index is equals to 0.73 times liquid limit minus 20. Okay. So kalimitan naman yung nakalagay itong ito lang A line. Okay, yan.
So, ito yung paliwanag nasa baba. Kapag CL, inorganic siya. Inorganic and liquid limit is less than 50. Okay, so as you can see, ano, less than 50. Yung liquid limit niya, ito. So, nasan ba yung less than 50? So, naandito siya. Ayan. Okay, yung plasticity index is greater than 7. So, nandito siya. So, Atterberg limit plots on the above A-line. So, nasa above nung A-line. Okay, so CL. The above A-line. And ML, inorganic. So, liquid limit is less than 50. And the plasticity index less than 4. Okay, or the Atterberg limit plot below the A-line. Okay. So, kung mapapansin nyo, sa A-line lang nakabase lahat. Ano? A-line. So, yung OL naman, organic. So, liquid limit minus oven dried over liquid limit minus not dried. Less than 0.75. And the liquid limit is less than 50. So, organic siya. No? Ito yung ating mga CH. Stands for inorganic, MH inorganic, so corresponding to certain amount of liquid limit, no? So dito lang yan, dito lang din siya sa USDS. Okay, USDS, USCS rather, Unified Soil Classification System. Unified Soil Classification System. And yung USDA, ang ibig sabihin ng USDA is ito. Nandito. USDA. So, tandaan ang USDA ay yung may triangle. Okay? Yan yung US Department of Agriculture. Yun yung USDA. And ano pa? So, yung USCS, ayan na, ito yung USCS. So, particle size distribution curve, ito na yung sinasabi kong sieve analysis. So, medyo nauna lang yung ating dalawang system. So, pero dito, nagsisimula lahat ng pag-analyze ng classification ng ating soil sa sieve analysis. Ano? So, sieve analysis consists of shaking the soil sample through a set of sieves. So, yung pinakita ko kanina ng mga sieve, ayun ay sinishake sa tinatawag nating sieve shaker. So, that have progressively smaller openings. Pababa kasi ng mga sieve ay paliit ng paliit ang butas. So, these sieves are generally 200 mm in diameter. Okay? So, to conduct a sieve analysis, the soil is first oven dried. So, tinutuyo muna. Oven dried. And then, all lumps must be broken into a small pieces. So, the soil is then shaken through a stack of sieves with openings of decreasing. So, habang bumababa, from top to bottom is yung openings niya, yung mga filter is paliit yung butas. Okay? Then, a pan is, ayong pan, yung nasa baba, is placed below the stack. So, syempre, para malaman at malaman yung percent na lumusot dun sa ating sieve number 200, yung last sieve. Okay? So, ito yon. So, ganito yung ating sieve analysis data. So, may sieve number. Ito yung sieve number. And kada sieve is merong diameter in mm yan. And may mas na mariretain. Yan ang sinabi ko. Habang bumababa, may mapipilter. No? So, sa sieve number 4, like for example, 4.76 yung diameter, ang na-retained is 5 grams dun sa sieve number 4 yun. Okay? So, usually ang given lagi is ito, pag problem. Ito, tayo na magko-compute nyan. Okay? So, sa sieve number 8 naman, which is 2.38 mm in diameter, ang natira na gramo is 45.
Pero yan yung mass retain. And sieve number 10 is 65 yung natira. Okay. And so on and so forth hanggang sa umabot dito saan? Sa pan. Okay, 14% yung natira. Okay, sa pan. Yun na yung pinakadulong-dulo. Yun yung pinaka-pan na. Yung pinaka-salo. Okay. So, ito yung lumusot doon sa ating seed number 200. Okay, which is equal to the 0.074 mm in diameter. Okay. So ngayon, para makuha ito, i-analyze nga natin, sieve analysis. So the following examples shows the calculation procedure for sieve analysis. Okay. So una natin kukunin is the cumulative mass retained above each sieve. Okay. So dito sa sieve na to, ilan ba yung total na natira mass? Okay. Cumulative mass. So 5 lang. Tama. 5 lang. Pagdating dito sa sieve number 8, so ang natira sa sieve number 8 is 45. Okay? Pero yung cumulative mass retained is kasama, ay siyempre yung nasa taas. Okay? Kasama kasi hindi siya lumusot sa sa sieve number 4. Therefore, matik hindi din siya lulusot doon sa ating sieve number 8. Okay? Na-imagine nyo? Kaya, ang cumulative mass na matitira dyan sa sieve number 8 na yan is 45 plus 5. So, 50. Okay, next is the cumulative mass retained at sieve number 10. Okay? So, ito yon. So, ang natira sa sieve number 10 is 65 grams lang. Pero kung i-imagine nyo, meron pa sa sieve number 4 and sieve number 8, tama? Which is also, sinubukan niyang ilusot dito sa sieve number 10, which is mas maliit yung diameter, may iwan pa din siya. Meaning, ito yung matitira dun sa ating sieve number 10. Okay? So, the cumulative mass retained above its sieve is 5 plus 45 plus 65. Tama? Equal to 115. Okay? So, ganon at ganon pa din ang process hanggang makaabot kayo dito. Okay? Hanggang makaabot kayo dyan. Okay? And the total mass retained, siyempre, the total, ay dito yun, 795, yan yung total grams ng ating sample. Okay, total grams ng ating sample yan. Okay, yan. And yung percent passing or the percent finer, okay, pag sinabing nakarinig kayo, nakabasa kayo ng percent passing, percent finer, ibig sabihin, yan yung porsyento ng soil sample natin na lumusot. Lumusot doon sa ating for a certain number of sieve. Kaya nga, kaya sabi percent passing. So, kung ito, paano nakuha yung 99.9% na yan? 99.9% daw yung percent passing doon sa sieve number what? Number 4. Okay? 99.37% yung lumusot doon sa ating sieve number 4. So, paano nakuha yan? Paano nakuha yan? Kung ang cumulative mass retained natin is 5, yan yung na-retain. Ilan ngayon yung lumusot? So, 75 minus 5. So, 790. Tama? 790 yung lumusot. Tama? Ngayon, ilan yung percentage nun? So, 790, yun yung lumusot over the total, 795 multiplied by 100%. Okay, equal to 99.37% yan. Kahit i-calculate nyo po. Po. Yan. Kasi ito yung total niya. Ito yung ating mass.
retained or the total mass of the sample. So ang lumusot dito is 75 minus 5, tama? Kasi ito yung cumulative mass niya na ano eh. And lumusot over dun sa total gramo ng ating sample times 100 and equal yun doon sa percent passing or percent final, which is equal to 99.37%. So paano naman pag dito? So ganun din ano. So this is the purpose ng ating cumulative mass retained. So para ma-minus agad. Ano, malaman agad natin kung ilan yung lumusot dito. Kasi ito yung natira, total na natira. So yan lang yung i-minus natin dito. Okay? So 795 minus yung natira na 50 ay ilan? So yun yung lumusot doon sa ating sieve number 8. Okay. So 795 minus nyo yung minus ito, 795 minus 50 is 745. Tama? 745, tama? 745. Okay, 745 over 795 times 100% is equal to 93.71%. Tama. So yun yung percent na lumusot doon sa ating sieve number 8. Okay, so yun lang. So lumusot over total gramo. Okay. So paano makuha yung lumusot? Eh di total minus yung na-retain. Okay? And so on, ganun din dito. And pagdating dito, tanyo, 7, ilan ang na-retain? Ang na-retain dito is 795. Ngayon, ilan ang lumusot? Wala. Walang lumusot. Okay? Kung walang lumusot, 795 minus 795, 0. Divide nyo ng 795 is 0%. Okay, so yun ganun yung pag-analyze ano, sieve analysis natin ano. So yung ayan oh, ito pala may paliwanag. Ayun. Nandito, ayan. Ayun, sieve number 4, sieve number 10. So ganun. Over total grams ng sample minus ang ano niya. So makukuha niyo na yung percent passing. Kasi kailangan yan eh pag-analyze. Kasi diba dun sa ating soil classification, kailangan alam natin yung mga percent passing. Finer. Percent finer. No? So a particle size distribution curve can be used to determine the following four parameters for a given soil. So itong apat na ano daw. So the following four parameters, ano yon? Una is the effective size, D10. So tandaan yan, effective size, effective particle size is D10. Ano yung D10? Ang D10, yan yung diameter noong ating soil. Yan yung diameter ng ating soil at 10% finer. Yung 10% na lumusot. Halimbawa dito. So, nasaan yung 10% finer? So, para makuha yung 10% finer is nandito yun. Nasa gitna nitong dalawa. 5.79 at 13.71. So, nandito yung 10% finer. Okay? So, para makuha yung 10% na yun, mag-interpolate tayo nyan. Okay? 10% finer. So, diameter. Ito yung diameter. So, nandito, no? Yan. Ito yung para sa 13.71%. Ang diameter niya is 0.180. And para sa 5.79, ang diameter niya is 0.149. So, para makuha yung ating nandito sa gitna, kasi yung D10 natin is at 10% finer. So, yung D10. So, 10% yung nandito sa gitna.
Okay, so interpolate natin. So type nyo sa Calc yun, no? So 13.71 minus 5.79 all over 0.180 over 0.149. Okay, yun. And equal to 10 minus 5.79 all over x, yun yung hinahanap natin, minus 0.149. Then find the value of x. Yun la ang yung, yun yung ating D10. Okay? So yun yung ating D10. So that is the effective grain size. So pag tinanong yung effective grain size, pag pinahanap sa atin, so yan. So ganito. So ito, nag-interpolate siya, oh. May interpolation siya. Ayan. Sample ng interpolation. Sample ng interpolation. Yung D10, ito yung value of X. Okay. So, 0.17 yung lumabas. 0.17. Approximately equal to 0.17. Ayan. So, yun yung effective grain size. So, how about the uniformity coefficient? So, D60 over D10 yon. Tinanong sa problem, what is the uniformity coefficient of our soil sample? So, may sieve analysis tayo. Alamin kung ano yung diameter ng ating at 60% finer at diameter at 10% finer. So, nakuha na natin yan. So, yun yung point 17. Ano? So, yung D60... So, saan natin makukuha yan? So, dito pa din. Dito. So, diameter at 60%. Hinahanap natin is diameter daw dito. At 60%. Nasaan yung 60%? Wala ba? Walang sakto. Na andito sa pagitan itong 54.84 and 73.96. So, we have to interpolate again. Although, approximately equal lang yun. Ano, kasi... hindi naman siya Cartesian coordinate plane eh. Pag ginrap natin to, ano, logarithmic siya, kaya ayan, no, hindi naman siya Cartesian coordinate plane, di ba? So if Cartesian coordinate plane is same yung interval dito, same din yung interval dito. Okay, so dito sa ating chart ay hindi, logarithmic siya. So, paliit ng paliit ng paliit. Okay? Pero, ina-allowed na din yung interpolation. Approximately equal na din. Okay? Mas maigi yun para pare-parehas tayo ng sagot. Mag-interpolate. Okay? And, yung ating D60 is diameter of the corresponding 60% finer. Yun yung sinasabi ko. Okay? So, in example, CU is 0.51 at 0.17. 0.51 at 0.17. Kaya lang, dito sa ating textbook, dito siya nag-rely. Saan? Dito. Okay? Sa chart, nag-estimate siya, no? Hindi siya nag-interpolate. Or kung nag-interpolate, is halos equal na din siya dyan sa 0.51 na yan, no? So, iginarap niya, alin? Iginarap niya, ipinalat niya itong ating analysis na to. Pinalat niya dun sa ating CARB. CARB ng alin? Noong percent passing and particle diameter. Ito siya. So, unang point is yun. So, yung particle diameter niya is ano to? Point 0.01, 0.02, 0.03, 4, 5, 6, 7, 0.07. Okay, 0.07. 0.07, nasaan yan? Nasaan dito? Nasa taas. Okay, so yung mas, tawag dito, particle diameter nga, ito yung diameter, ano? Diameter 0.074, ayun na ito. So sieve number 200.
0.074. So ito 'yon, yung una. So iginrap lang natin ano. Ginrap lang. And based on the graph, ang D10 diameter ng 10% planar is 0.17. Ito 'yon. And yung D30 is 0.21. And yung ating D60 or the diameter at 60% planar is 0.51. So dito niya kinuha. Okay, so that's why yung ating CU, the uniformity coefficient T60 over D10 is equal to 3. Okay, yan. Next coefficient is the coefficient of gradation or coefficient of curvature. So, sa uli niyo dapat yan, D30 squared over D60 times D10. Okay, dapat alam na natin yan. Ang D30, that is the diameter of the particles at 30% finer. Okay, 30% finer. And D60 is also the diameter of a particle at 60% finer. Okay? And the D10, that is the effective grain size, D10. Okay, yan yung 0.17. Diameter of the particle size at 10% finer. Okay, where the D30 diameter, okay. So, example, substitute natin. So, CC, or the coefficient of gradation or curvature. So, substitution lang. So, 0.509. So, yung ating, based on our example, ano? So, D30 squared over D60 times D10. Yun yung ating coefficient of curvature. Next is the sorting coefficient, SO. Okay, denoted as SO, S sub O. Okay, the square root of D75 and D25. Okay, the square root of the particle size or particle diameter at 75% finer and over the diameter of the particle at 25% finer. Ayan. Okay. Ayan. So, the particle size distribution curve. Ito yung curve natin. Particle size distribution curve. Yan, yung guhit na yan. Ito, yan. Yan yung particle size distribution curve. Shows not only the range. Hindi lang range. Ang kanyang pinapakita no, of the particle sizes present in the soil, but also the type of distribution of various size particles. Una, poorly graded, well graded, and gap graded. Paano pag poorly graded? Okay, poorly graded yung soil natin, if one where most of the soil grains are the same size, so pare-parehas halos yung size nung ating ano, so poorly graded ang tawag doon. Kapag well graded naman, so baligtad. Okay, the soil is one which the particle sizes are distributed over the wide range. So, halos lahat ng ating pan or sieve ay may laman kapag inilagay natin yung soil sample. Ano? So, well-graded yon. So, a well-graded soil has CU greater than about 4 for gravels and 6%. And CC or the coefficient of curvature between 1 and 3 for gravels and sand. So, gap graded naman yung soil natin that is characterized by 2 or more humps in the grading curve. The average grain size naman of the soil is at D50. So, malamang ay 50% finer, diameter of the 50% finer. So, average yun. Diba? Pag average, nasa gitna. Okay, so 50%. So, yan. Ito yung graph nung ating curve, ano? So, kapag may dalawang humps, yan, nakikita nyo ito, dalawang humps na yan, ay gap graded yan. Kapag naman halos pare-parehas,
almost ano, almost yung ating diameter is pare-parehas. So poorly graded 'yon. Kapag so pag ganyan yung graph niya, almost vertical ano, almost vertical. And kapag naman well graded, so parang ano siya, ang slope niya is parang 45 degree ano, na maganda, maganda ang pagkaka distribute doon sa ating mga sheep. Okay, so next is the AASTO classification system. So according to this system, ito yung huli ano, ito yung huli. So AASTO, okay, stands for the American Association of American Association, nandito yan ano, of State Highways and Transportation Official. Okay, yun yung ibig sabihin, no, AASTO. So una yung USDA, 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 and USCIS. And patatlo yung ating AASTO classification, American Association of State Highways and Transportation Officials. So sa mga ano yung paggawa ng mga kalsada, highways ano. So according to this system, soil is classified into 7 major group through A7. A-7. Soils classified under groups A1, A2, A3 are granular materials of which 35% or less of the particle pass through the number 200 sieve. Okay. So kapag 35% or less daw yung particles na nalumusot dun sa ating number 200 SHIB ay classified as ano yun, A1, A2, and A3 are granular materials. Soils of which more than 35% pass through the number 200 SHIB are classified under groups A4, A5, A6, and A7. Okay, these soils are mostly silt and clay type. Okay, so ito yun o, yung dalawa. Pag granular soil material, ito yung classification, AASTO ano, table. Kapag naman ang ating, dun sa 35% yon ha, dun muna tayo titingin. So 35% or less daw of the total sample, number of passing. So table 2.2 tayo titingin. Igi-given ko naman yan sa exam. Ano? And even sa ating board exam, given naman yan. Yung anong yan. Table na yan. So, AASTO, ano? 35%. Kasi yun yung sabi dito, yun. Ito yung matagal. 35% or less of the particles passed through number 200 sieve ay granular. So, 35% naman, more, pass through the number 200 sieve are classified as ito. A4, A5, A6, A7. Okay? So, yun yan. So, i-ano lang natin. Aalamin lang natin yung liquid limit. Ano? SHIB analysis percentage passing. Ano? So, dito sa ano? Dito sa table 2.2 for granular materials yan. Okay, dito naman sa table 2.3 for silt clay yan. Silt clay. Okay. So kapag ang lumusot, o halimbawa ang there is a 35% or less of the total sample passing through the sieve number 200, so granular siya. So pwedeng ito siya, maalin siya diyan. So may ko-consider pa tayo. Ang una is yung sa sieve number 10. So kapag pumasok, so dapat para ma-consider na iwan A. So dapat maitama ito lahat. Okay. Pasok siya dun sa ating condition lahat. Okay, so 50 yung ating 50% maximum sa sieve number 10.
Maximum. Ibig sabihin, hindi pwedeng tumaas dyan. Pag tumaas dyan, 51, ay hindi napasok dito for A1A. Okay, hindi napasok for A1A. Pag sa SIM number 40 naman, so 30% passing ay do maximum ano ito. So pag maximum ay hindi pwedeng tataas diyan, dapat ay 29 below. Okay, 29 below. Kasi 30% maximum eh. So kapag tumaas diyan, 30 or ano, ay hindi napasok diyan. Okay. So yun lang, example natin para mas madali natin man. Mag-example tayo man. So kapag naman ang ating silty clay materials more than 30% of the total sample passing number 200, 35, more than 35%. So sa 35, pag-aas to, 35 na. 35%. So, madami tayong i-consider yung percent passing sa SIB number 10, 40, and number 200. And also the liquid limit, the plasticity index. Okay. Yan. So, mag-example tayo para mas maganda ang dating, ano, mamaya. Okay, kadugtong nung asto natin is, okay. Yan, itong ating chart, ano, plasticity index and liquid limit, ano, range of liquid limit and plasticity index for soil in groups A2, A4, A5, A6 and A7. Okay, so yan yung range ng ating plasticity index lang. So ay nilalagay din naman natin dito eh. Dito natin na dito. Okay, so malalaman na natin din. So general subgrade rating pair 4 silty soils usually type of significant constituent. Okay, for A7 dash 5 and A7 dash 6, so yung ating PI, A7, A dash 7 dash 5, yung PI natin, plasticity index is less than or equal to liquid limit minus 30. So A7 dash 5 yun. Okay, and then kapag ang PI natin is greater than the liquid limit minus 30, so A-7-6, so dito yun, sa huling column. Okay, kasi tatlo, hindi mo alam kung alin dyan. Okay, so the first group of equation 2.4, okay. Equation 2.4. So, yung group index, ano, hindi ko na-discuss. Yung group index ay ito. So, kailangan yan dun sa soil class classification name. So, dapat may 35. Kapag aas to. Okay, kapag aas to. Ito yung group index yung nasa huling yan. Ito. Itong nasa huli. Dudugtong natin yan. Group index. And may formula yan. Yan, napakahaba, no? So, F200. Ito yung percentage na nagpass dun sa SIB number 200 minus 35 times the quantity of 0.2 plus 0.005 times the quantity of liquid limit minus 40 plus 0.01 times F sub 200 minus 15. So sasauluhin nyo ito ha. So group index yan. And yung lalabas na sagot dyan dapat ay pag nilagay nyo sa pangalan ay whole number. Okay. Bawa 11.5 yung samagot dyan. 11.59. So, 12 na yun. 12 na ilalagay nyo. Okay, mamaya, problem. Makikita natin. Ha? So, kapag naman ganito, equation 2.5 yields the negative value. Pag nag-negative ito, yan. Pag nag-negative yung sagot dyan, negative, ano? So, meaning, yung GI natin is 0.
Okay, and GI, next, if GI calculated from equation 2.4 is rounded off to the nearest value of whole number, yung sinabi ko, dapat whole number. Okay, there is no upper limit for GI. So, iisa lang yan. Walang ano, group index ay iisa. Walang limit. So, the GI of soils belonging to the groups A1A, A1B, A24, A25, and A3 is always 0. Yun, lagi daw 0 kapag yung group index of soil is nasa A1A, A1B, okay. Always 0 yun. When calculating the GI for soils that belong to the groups of A26, tandaan to ha, A27, use a partial GI, group index for PI. Ano yon? Ito yung partial. Kapag ito ha, A26 and A27 yung lumabas doon sa ating pagka-classified, ano? So, sa halip na itong mahabang ito, ang gawin nating GI, kapag A26 at A27, ay ito lang, mas maliit, 0.01 F200 minus 15. Okay. Yan. So problem tayo, yung pili tayo ng masasakop lahat yung ating soil classification process ano. O, tatlo ito, USCS, USDN and ASTO. So maganda ito. Ito na lang problem na yan para sakop lahat ano. So problem 2.4, the table below shows the laboratory results of the SHIB analysis of a sample. Plot the grain size curve of the soil in attached figure. So lagi naman naka-attach yan. Okay, 2.1. So the soil has a liquid limit. Okay, ginibin. Liquid limit daw ay 35% and yung plasticity index is 26%. So now, classify the soil according to the una, USCS, padalwa, USDA, and patatlo, ASTO. Okay? Yan. So, ang given is ito lang. SHIB analysis data. So, yung at diameter 0.25, yung weight retained in grams, yan na, 18.96. Dun sa 0.149 diameter naman, ang na-retained is 33.18. Okay, and so on. Hanggang dumating doon sa pan na 21.33 yung lumagpas. Okay. So, classify daw natin yung ating soil based on the USCS system, USDA, and ASTO. Unahin natin si USCS. Yung USCS ay hindi yan yung triangle. Kasi itong triangle, yan yung USDA. And yung ASTO naman, yun yung huli nating diniscuss. Ano? So, unahin natin ay i-plot muna natin. Kasi sabi, plot the grain size curve. Plot muna natin. So, ito yung naka-attach na, kasi attach naman yan eh, ano, given yung ating particle diameter to percent passing chart or table, given ano. So, paano natin maigagraph dito? So, kailangan nating malaman yung mga percent passing. So, ito yung solution. Okay? So, ito talaga yung solution given eh. So, kailangan nating kunin yung accumulated and percent finer. Okay? Percent finer. So, gaya ng pag-solve natin kanina. So, ilan yung total muna natin ano total summation lang nitong lahat na to. So 237 daw. And solve for the accumulated weight. Ito yan, yung ito yan. So paano yan? So ilan yung na-retain
doon sa ating 0.25 mm na sieve, 18.96, tama? Okay, next is ilan yung na-retain doon sa ating 0.149 na diameter? So, 33.18. Pero kung ilulusot din natin itong 18.96 kasi mas maliit na to eh. So, ibig sabihin, hindi din lulusot si 18.96 dito sa 0.149 diameter. Meaning to say, the accumulated weight is 52.14, the summation of 18.96 and 33.18. Okay. So, ganun lang yung pagsasolve, pagkuha ng accumulated weight, ano, hanggang dito yan, sa dulo. And the percent finer, ibig sabihin ay percent passing through the sieve number 0.25 mm in diameter nung butas ng ating sieve na yan, ano. So, ilan ba yung lumusot doon? Ang lumusot doon is 237 yung total minus yung na-retain. Okay? Divide total. Okay? Ganito, 237. Type nyo lang, 237. 237 minus 18.96 over 237. Times 100. Ang sagot is 92%. Okay. Okay. And ganun din sa pagkuha ng percent finer dito. So, 237 minus 52.14 divide 237 again times 100. Sagot is 78%. Hanggang sa umabot dito, 237 minus ito. So, 0. Zero yung ating percent finer. Walang lumusot. Na-retained na lang siya dyan. Pan na kasi. Okay, wala na siyang butas. Okay? Yan. So, by this data, i-plot natin ngayon doon sa ating given na grain size curve table. Ano? Okay, yan. So, yung una is yung ito, sa 0.001 na diameter. Kasi ito diameter, itong baba. Diameter ito eh. Okay, yung babang yan. So, 0.001 is naandito. Ayun. So, ano yung ating percent passing sa 0.001? 0.001. Ayun. 9%. 9%. Balik. So, kita nyo, ito yung 10. So, 9% yon, yung tuldok na yan. So, ganun lang yung pagpa-plot. Ano, pagpa-plot. So, plot lang lahat. And ito yung padalwa, patatlo. Yan. And so on. And then, connect the dot lang. Connect the dot. Then, you can find the D10, D30, and D60. Using the chart, ano? Pero para pare-parehas tayo ng sagot is ina-allowed ko na yung interpolation. Interpolation. Dito tayo mag-interpolate. Okay. Gaya nung D60. Oh, nasan ba yung D60 dyan? Diameter of the percent finer at 60% finer, ano? So, 59% to. So, nasan yung 60? Nandito ba? So, wala. Nandito sa pagitan ng 36 and 59. So, mag-interpolate tayo. Interpolate natin. Nasa gitna niyan yung ating at 60% finer. Anong corresponding diameter doon? Okay. So, yung interpolation, yung tinuro ko kanina. So, pare-pare-parehas. Ano? And then, yung D10. Nasaan yung D10 natin? At 10% finer. So, nandito yung ating 10% finer. So, mag-interpolate ulit tayo itong dalawang to at saka ito. Nasa gitna nila eh. Okay. So, pero dito sa textbook, ang ginawa niya ay tumingin na lang dun sa
chart kung saan tumama. Ano, gaya nito sa D30 diameter at 30% pioneer. So 0.041 is ito, di ba? 0.01, 0.02, 0.03, 0.04. Ah, may 1 pa. So 0.01. So draw siya ng vertical line papunta dun sa taas. Tama. Kita nyo, yan o. And kung saan yung intersection point ng curve at saka noon 0.041, yun yung ating what? Ito yun o. Yun yung ating diameter. Percent passing. Ano? Percent passing. Okay, percent passing, which is pumatak doon sa ating 30%. Okay. 30% percent passing, ano. So yun yung ating D30. D30 naman. Okay, ngayon, classify na natin using USCS. So the percent passing in number 200 sieve is or 0.074 mm is 59%. Nasaan yan? Nandun yan sa sieve analysis. Okay, 0.074, ito yun. So 59%. Okay, dun daw sa 0.0074 or percent passing dyan sa sieve number 200, dyan makaklassify natin siya. Kung fine grain siya, no? Fine grain or yung coarse grain. Okay. Pag fine grain, ganito yung ating table na susundin. Kasi 50% ay or more passing sieve number 200 kasi 59% eh. Tama. So ang gagamitin nating table is ito. Okay. Yan. And therefore, the soil is fine-grained. So, yun na ba yun? So, hindi pa. Kasi yung isang table is coarse-grained yun eh. So, pag fine-grained, ayan. Consider din natin yung liquid limit and plasticity index. Kapag ang liquid limit natin is less than 50, okay, so papatak siya dun sa ML, CL. Ilan ba yung liquid limit? Given ito. Ilan yung liquid limit sa problem? So 35% siya. 35%. Kung 35%, that is less than what? Less than 50%. Okay, less than 50% yung ating liquid limit. Ayun ang nakalagay ko. Liquid limit 50% or less. So maalin dito siya sa tatlo. Okay, okay? Maalin sa tatlo. Ngayon, anong sunod? So from the plasticity chart with liquid limit 35%, paano natin malalaman kung alin dito sa tatlong to? So sa plasticity chart na tayo titingin. Okay, ipa-plot lang natin yung ating given. Liquid limit natin is 35% and the plasticity index is 26%. Plot lang natin, ano? So liquid limit, ito 'yon. 'Yon, 35. Liquid limit 35, so sa gitna. Ayun. So between 30 and 40, 'yun yung ating liquid limit na given, 35. And yung ating plasticity index is 26. Nasaan yung 26? Ito yung plasticity index, ha? Kalahati. And plus 1. So 26. Connect lang natin yung dalawa. Yung 26 at saka yung 35 na liquid limit. Yun. Pasok doon sa ating CL. Ano ba yung CL? Ito. Inorganic clays. Ito yung CL, ha? Inorganic clays of low to medium plasticity, gravelly clays, sandy clays, silty clays. So, ito. Ayan. Okay. So, therefore, based on the USCS system, the soil sample is
CL, ano, CL. CL yung classification, inorganic clays of low to medium plasticity, gravelly clays, sandy clays, silty clays, lean clays. Okay, yun. So next is based on the USDA. So di ba sa USDA, ang tinitingnan is yung percent ng sand, silt, yun yung may tatsulok. Okay, tatsulok. Yan. Percent of clay, yan yung may tatsulok. Pag USDA, tandaan nyo ha. Pag USCS, yan, ganyan yung table. Pag USDA, ayan. Okay, so, ang ginamit niya is using the particle diameter and percent passing curve. Okay. So, kailangan nating alamin yung percent of sand, percent of silt, and percent of clay. Bakit? Kailangan kasi nating i-plot dito sa ating chart. Okay, USDA chart, itong triangle. Okay. So, yung ating percent of sand is about 2 mm to 0.05 mm in diameter. Okay. So, 100 minus 33. Bakit 100 minus 33? Kasi yung ating total sample is 100. Okay. 100. And yung ating percent ng at 2 mm to 0.05 is nasaan? 2 mm to 0.05 nandito. 2 mm to 0.05. So, nandito. Ito yun, 0.05. So, hindi siya sa 36 pa. Medyo may 2 pa siya dito eh. So, nandito siya. So, 0.05. 0.05. So, approximately 33% yung nandito. Yung percent finer. Okay. 33%. And, 100 minus 33%, so 67% yung ating sand, ano? Sand. And the percent of silt is 0.05, so from 0.05 to 0.002 mm. So nasaan ba yung 0.005 to 0.002 mm? So, pamula doon hanggang 0.002. Tama, so naan dito. So, approximately equal to 10%. 10% kung magbibase kayo dito sa ating graph. 10%, ano? Ayun. So, 0.001, 0.002, ayun. Tinamaan. So, approximately equal to 10%. Okay, 10%. And yun, nakuha na natin. So 67% yung ating percent of sand. So ilagay natin saan? Dito sa triangular scale. Okay. Percent of sand is 67%. San yun? Na andito. Ayun. Okay, percent of sand. And the next is the percent of silt is equivalent to 23%. So, dito tayo titingin. 23%. So, 10, 20, 30. So, nandito. 23%. And the percent of clay is only 10%. So, dito tayo titingin. Ayun. So, connect lang natin. Gaya nung aking tinuro kanina, connect, and then yung intersection, yun yung ating classification of soil. And by USDA system, so the classification system of the soil sample is what? Sandy loam. Sandy loam. Ayun. Okay. So, but how about naman kung aasto. Okay, so ito pinalaki lang, medyo maliit kanina, no? Sandy loam, pinalaki. So kung aasto naman,
Asto, ito yung sunod na tanong. So, based on our ASTO system, okay, American Association of State Highways and Transportation Officials yan, ibig sabihin yan. So, uunahin natin i-analyze is the person passing SIB number 200 or dun sa ating 0.074 mm diameter na butas, okay? So, the person passing SIB number 200, so from the table kanina is 59%, okay? And that is greater than 35%. And kapag greater than 35%, so itong table na to ang gagamitin natin. So, silt clay materials, more than 35%. So, ang ating classification, group classification is IDEC. Maalin dito sa mga to. So, may sunod pa tayong consideration para mapili natin sa apat na yan, sa ilan nga yan. Okay, silt clay material siya. Use table 2.3. Pero kung less than 35%, yung isa, use table 2.2. No? So, i-give naman lagi yan. So, we have to consider the SIB analysis percentage passing. So, at number 10, number 40, and number 200. Okay, so wala na dito sa number 10 and number 40. So, sa SIB number 200 tayo. So, the person passing at SIB number 200 is, 59%. Nasaan yan? Nandun pa rin sa ating table. Okay, nandun pa rin sa table. Ito. Yan. SIB number 200 is ito. At 0.074 mm. Equivalent to 59% finer. Okay. So, dun yun na kuha, no? So, okay. So, balik tayo dun sa table ng ASTO. So, 59% ang ating consideration dito is 30 minimum pag A4 minimum ay 36. So, ibig sabihin ay pwedeng mas mataas diyan. Yung 59 is greater than 36. Then therefore, check siya, pasado siya diyan sa A4. Saan pa? Sa A5, 36 din ang minimum, pasado din. 36 din ang minimum, pasado din. And 36 din ang minimum, pasado din. Okay. Yan. Ngayon, characteristics of fraction of passing number 40. So, liquid limit do sa fraction passing number 40. So, given yan. Giniben yan, di ba? Liquid limit dyan ay giniben. 35%. Tama. 35% yung liquid limit ng ating soil sample or characteristics of a fraction passing number 40. Okay, so 35%. And yung liquid limit dun sa A4, sa unang column A4, tama, A4, ay 35% ang ating given. So, ang maximum dapat daw para maging A4 is 40 max. So, yung 35 is less than 40, meaning pasok pa. Okay, pero kung nag 41 yan, hindi na yan pasok. Okay, kasi maximum 40 lang eh, tama? So, pasok pa sa A4. Okay, check. So, padalwa, kung A5 ba siya, pasok sa A5. So, hindi siya pasok kasi 41 minimum. Hindi pwedeng bumawa sa 41. Ayan, liquid limit natin na given is 35. So, X, hindi siya pasok dyan. Next is, 40 maximum, so pasok pa din dyan, ano? And then 41 minimum, minimum, so 35 lang yung ating, so hindi pasok dito, sublay na, dyan. So, ito na lang, malamang ay ito na yan, so A6. So, next consideration is plasticity index, and given plasticity index is 26%. Okay, 26%. And kung sa A4 natin, kasi ito na lang dalawa eh, ang pwedeng tamaan. Ito, dalawang check. Ito na lang dalawa. Ito, wala na. Nag-X na siya din eh. Okay? A4 and A6 na lang.
So yung A, check natin yung ating plasticity index, 26%. So pag para maging A4, dapat ay 10% ang plasticity index maximum. Ay ngayon, 26% yung PI natin. Ay maximum is 10. So lumagpas na sa 10%. So sublime na dito. Okay, dito sublime din. So dito pumasok. So 11% minimum. 11 plasticity index minimum, meaning ay minimum siya. So pwedeng mas mataas diyan. So 26% is mas mataas ng 11%. So pasok. Meaning ang ating tinamaang sagot is itong A6. A6. Yun na ba ang sagot? Using the AASTO classification. So, kailangan pa natin isolve yung ating GI or the group index. GI. So, ang group index natin, ang formula is yan, napakahaba. Okay. So, the F200, yan yung percent passing sieve number 200. Okay. So, nasaan yan? Nasaan yung F200 na yan? So, 59 siya. So, ito, percent passing sieve number 200 is at 0.074. So, 59% yan. Dun siya nakuha. Okay? So, 59% yung percent passing. Yung, yun yung F200. Ha? 50, kaya naging 59. Okay? So, kaya naging 59. So, nasa na yun? So, nasa na. Okay. Nandito na tayo, no? So, F200, 59 minus 35. So, yung liquid limit, given naman yan. So, direct substitution lang. So, yung PI, given. F200, 59. So, given. So, makukuha ang sagot is 11.24%. 11.24 lang. So, group index siya. And sabi sa rules, dapat ay naka whole number yan. Thus, the soil is A-6. Asan yan? A-6, 11. Yun yung ating group soil classification based on the AASTO classification. Okay. So, hanggang doon lang muna tayo. And... So next meeting, more problem. Okay, thank you.